Kabiyak na raw ng pagtanda ang pagiging makalimutin na kalaunan ay pwedeng mauwi sa demensya. Pero may mga nakakabahalang pag-aaral ngayon na pabata na ng pabata ang nagkakaroon nito, lalo sa mga hindi maingat sa kanilang screen time. Meron na ngayong tinatawag na digital dementia. Ito yung dementia kaakibat or yun, yung dementia or yung slowing ng cognitive function kaakibat sa masyadong mataas na screen time. Itong younger generation, yung mga Gen Z at saka yung millennials, baka mas mataas yung risk for digital dementia compared sa mga magulang nila. Normal sa mga edad 70 hanggang 90 ang progressive memory loss. Pero kapag nangyari ito sa mga edad 50 pababa, ito raw ang nakababahala na posibleng may kaakibat na mas seryosong kondisyon. Pag talagang nagtuloy-tuluyan o mayat-maya o talagang napapansin na nakaka-apekto na sa gawain, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho at sa pakikihalubilo sa ibang tao, yan yung medyo mas delikado or seryoso ng pagiging kakalimutin. Ilan sa mga senyales ng demensya bukod sa pagiging makakalimutin, ang pagbabago sa personalidad, hirap sa pagkontrol ng emosyon at pagbabago sa cognitive function. Pag sinabing cognitive function, yan yung mga proseso ng utak para makapag-isip tayo ng puspusan, makapag-aral ng, you know, ng seryoso, or makagawa ng mga trabaho na mas komplikado. At analysis, computation, yan, decision making. Ang isa sa mga protective factor o yung mga nakaka-lessen ng risk ng dementia is yung mga tao na mas mahabang panahon na nag-aral, meaning yung nag-doktor, nag-masters, nag-PhD, habang mas matagal yung formal years of education mo, mas mababa yung risk mo for dementia. May iba rin namang paraan para mapatalas ang isipan. Mas epektibo rin ito kapag sasamahan ng healthy lifestyle. Cut off na hours ng screen time is 6 hours. So if we can limit screen time and then engage in more physical activity. Because yung exercise, pag nag-physical activity ka, gumaganda yung blood flow mo to the brain, healthy diet. Tapos ilimit yung mga bisyo na naman, yosi, inom, drugs. Yan talaga yung mga nakakasira ng utak. Hindi dahil mas bata, pwede nang magpabaya. Lalo't ang karamdaman, minsan ay hindi na kumikilala ng edad.